Okay, okay. Hindi na. Sir, your experience in filing your candidacy under the new normal. It's been a very difficult period for all of us. It's been a very difficult period for all of us. Ngayong 2022, baka kon naipasa na namin sa sanggunian yung budget para sa 2022. Sa taong 2022, ang plano natin, babawiin natin yung oras na kinuha sa atin ng COVID-19. Sir, why did you decide to go for re-election? What are the specific measures na you want to ensure na matuloy? In the last 2 or so years, since 2019, ang dami na nating napakilalang pagbabago sa ating lungsod. Sa procurement pa lang, sa pagbubukas pa lang ng bidding, nasa 1 billion pesos per year ang natitipid ng gobyerno na dating napupunta sa korupsyon. So yan pa lang ang laki na ng reforma na napakilala natin, ang laki na ng pagbabagong nakita natin sa lungsod natin. Ngayon, ang focus natin sa second term ay dapat maramdaman ng gusto ito ng mga Pasigueño. Nandiyan na yung mga reforma, nandiyan na yung mga pagbabago. Ngayon, kung naramdaman ng Pasigueño ang serbisyo nung nakaraang 2 taon, mas paiigtingin pa natin. Sir, any specific measures? Any specific services, sir? Siguro, I don't want to go into too much specifics, ano? Pero magbibigay lang po akong isang halimbawa. Yung social pension, meron na pong ordinansa yan. We want to have a local social pension for those 65 and above na walang ibang source of income kapag matanda or elderly na po sila. Sir, the inclusion of a Romulo in your slate, our question yesterday? Yes, so that's a fair question. Of course, we want to be as ideal as possible, but right now, given everything that we've gone through, alam nyo, mula 2019, ang dami nating nilabanan na sindikato sa loob ng City Hall. Binuwag natin ang mga sindikato sa bidding na lang. At sa iba't ibang opisina, departamento ng City Hall, ang dami nating tinigil ng mga racket, ang dami nating tinigil na korupsyon. Ngayon, sa 2022, nagbuo tayo ng lineup. We want to be idealistic, but at the same time, siguro ang pinaka-importante sa ngayon, I need people who will help me that I can trust. I need people with me, from vice mayor to councilors, congressman, kilala-kilala naman natin si Roman. Pero sa vice mayor, kasama natin si Dodot Jaworski, sa mga konsehal, namili tayo ng mga taong alam natin at alam ko na pagkakatiwalaan natin. Yun muna. We want to be idealistic, but we need people right now that we can trust, especially given this very difficult time. Sir, medyo advance, you are known to be an issue-based mayor. Voters want to know, what is your stance on PAREX? Right now, they have yet to present it to us in detail. So I will make a statement or express my public opinion, to the public when I know all the details of the project. So ngayon, ang nakikita ko pa lang, kung ano yung nasa balita eh. Dapat i-present nila sa amin, dapat magkaroon tayo ng malalim na konsultasyon sa iba't ibang stakeholder bago matuloy yung proyekto. Sir, we've received word that your current vice mayor is also going to run for mayoral post, sir. Any comment? Well, we'll have to wait and see kasi hindi ko naman alam. Sir, your parents? Saan sila? Reaction on your mayor's re-election last election, you were saying that you were surprised by his decision. What can you say about now, ma'am? I'm no longer surprised. No, but I thank the Lord for his strong conviction. And I'm just praying that the people of Pasig will continue to support him. So we're here to back him up in every way we can. Kanina umaga pag nagmamadali ako papunta dito kasi nalaman ko nandito na si Papa, baka unaan ako mag-file eh. Motek na. Sir, last sa ako, I'm full support. Nakita kong trabaho ng aking anak. Very proud of him. And nakita ko yung magaganda niyang nagawa para sa ating lungsod. At hindi lang nagsisilbing parang
pwedeng gayahin ng mga leader na lalo na na yung mga kabataan. At alam kong marami pa siya magandang mga gawa para sa... Sir, di naman sumakit ulo niya na may anak na kayong politiko. Ano na? Hindi sumakit ulo niya na may anak na kayong politiko. Hindi naman.